Samantala, sa ating pagbabalik sa kasaysayan, kilalanin natin si Juan de la Cruz bilang simbolo ng mga Pilipino. Narito si Xiao Chua sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! 106 years ago, August 29, 1908, unang lumabas ang drawing ni Juan de la Cruz sa Philippines Free Press. Iginuit siya ng cartoonistang si Jorge Pineda. Kung sa Estados Unidos, naging simbolo nila si Uncle Sam at si John Doe naman ang pangkaraniwang Amerikano, si Juan de la Cruz naman ang naging kinatawan ng karaniwang Pilipino. Ang may ideya ng katawagang ito ay si Robert McCulloch Dick, ang Escocia o Scottish na tagapagtatagat editor ng Philippines Free Press. Napansin niya na kapag naguulat siya ng krimen sa Maynila at tinitignan niya ang mga blatter, ang palasap o madalas na pangalan na makikita ay Juan de la Cruz. Refleksyon ito sa 300 taong impluensya ng mga Espanyol sa atin dahil pinangalan ng mga Pilipino sa mga santo ng Iglesia Katolika tulad ng mistikong Espanyol na si St. John of the Cross. Maaaring nanggaling din ito sa mga taong hindi nakakapagbasa at nakakapagsulat na kung pumipirma sa mga legal na dokumento ay X o cross lang ang inilalagda. Madalas siyang magkaroon ng mga maliliit na ulat ukol sa mga petty crimes na ginagawa ng Juan de la Cruz na ito. Gayun din, kung hindi kilala ang may gawa ng krimen, papangalanan niya itong Juan de la Cruz. Ayun, pinalawak na ni McCulloch Dick ang katauhan ng kriminal na ito bilang representasyon ng Pilipinas. Kaloka! Parang insulto, ano? Ipinangalan ng sagisag ng Pilipinas sa mga kriminal. Ano man, lumitaw siyang laging nakasuot ng katutubong sa lukot, barong Tagalog o kamisa Chino, pantalong katutubo at chinelas. Kung minsan pa nga ay nakapaa. Ginamit na rin siya ng ibang mga periodiko tulad ng Lipang Kalabaw. Ayon sa mga aktivista, pinapakitang biktima lagi ng kolonyalismong Amerikano si Juan de la Cruz. Tulad nitong cartons na ito, pinipigilan siya ni Gobernador General Leonard Wood na makamtan ng kasarinlan. Ngunit kung minsan ginagamit siyang panlibak sa iba't ibang isyong panlipunan. Heto ang nakapaang Juan de la Cruz na kinakastigo ang mga talunang politiko na nag-iiyakan na kumain na lamang ng kalabasa. Heto naman siya habang kinakastigo ang mga praile na nag-aalok ng tulong pinansyal noong krisis ng bansa. Pinapaalala niya ang mga pinapatay ng mga pari noong panahon ng mga Espanyol. Heto naman si Juan de la Cruz na hinahampas ang kanyang pamalo, ang bayan, sa mga tutang imperialista na tahol lamang ng tahol na walang magawa kundi pagbawal ang pagpapakita ng nasyonalismong Pilipino sa pagsikil sa watawan. Ayon kay Chong Ardivilla, sa kanyang thesis sa MA Art Studies sa UP Diliman, si Juan de la Cruz ay ginamit lamang ng mga elitista sa kanilang periodiko. They have used the skin of Juan de la Cruz to mirror whatever thoughts they have in their issues, brought about in their print capitalism. They have disguised themselves as the albularyo who will whip the society for our own good. He is both the jokester and the joke. Kailangan nating muling pag-isipan kung tatanggapin nating mairepresenta tayo ng Juan de la Cruz na ito. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.